huwag kang mag-apply ng student visa din sa Pulan. Hi guys, isang mapagpalang araw sa ating mga OFW na kagaya ko na patuloy na lumalaban para sa kanilang pamilya. Saan parig ka man ang mundo ngayon, mabuhay kabayan. Ako nga pala si Arjen Martinez ang nagbibigay ng impormasyon about sa Pulan. Maging ang mga job hiring ay na-share ko rin. So, kung bago pa lang sa aking channel is maigihing mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para lagi kang updated sa mga vlog na gagawin ko. Malay mo, sa panood mo ng vlog ko, ito ang magbago ng kapalaran mo o maghatid sa inyo sa tagumpay papunta sa ibang bansa. Dahil ako ay nagsishare ng mahalagang impormasyon about sa Pulan, about sa pag-abroad natin, at sa mga kung ano-ano pa mang kailangan nyong malamang impormasyon. Huwag kang mag-apply ng student visa din sa Pulan. Itong vlog na to ay hindi ko na sana gagawin dahil ayaw ko nang makasagasa ng mga recruitment agency or mga nagpa-process ng student visa papunta sa Pulan. May nag-PM sa akin guys. So kaya nagawa ko itong vlog na to dahil may nag-PM sa akin. Napakalaki po ang hinihingi nilang processing fee, 480,000. So hindi yan makatarungan guys. Hindi lang yan ang ang gagastuhin nyo guys kung magpa-process kayo ng student visa sa Pulan. Ng mga foreign student visa din sa Pulan. Kasi sa pagkakaalam ko nung nakaraan, 2 years ago, ang bank statement ng student visa is nasa 500,000. Dahil kailangan mong ipakita sa consul na kaya mong isustain lahat ng pangangailangan mo, lahat ng bayad mo sa rin, ng mga expenses mo rito, na kaya mo, dapat may banko kang ganun. Kasi student visa nga, di ba guys? So, ito, kaya ko sinasabing huwag kayong mag-apply ng student visa sa Pulan. Once na maisabatas o maipasa ang proposal ng Labor of Ministry dito sa Pulan na ang student, foreign student visa ay hindi na pwedeng mag-part-time or magtrabaho. Unless na makakatapos ka ng pag-aaral mo dito sa Pulan, saka ka palang magkakaroon ng working permit or working visa dito sa Pulan. So yun, kaya sinasabi kong huwag kayong mag-apply ng working visa, ay ng student visa dito sa Pulan. Kuha nyo guys. So, hindi pa naman siya implement ang proposal ng Labor of Ministry. So, kung napanood nyo yung nakaraang kong vlog, yun, doon nakalagay yung, pinost ko na rin doon yung video na siya mismo nagsalita ng proposal na yun. Hindi lang ako, hindi sa akin ang galing yun. So, kaya ko sinasabi, hintayin nyo muna kung magplano kayong mag-apply ng student visa rin sa Pulan. Hintayin nyo muna, malay nyo, may isang batas yun. At guys, hindi na kayo pwedeng magtrabaho as student part-time job. So, sa mga student visa nga dito ngayon na nandito na sa Pulan, guys, awareness lang na mag-ipon-ipon muna tayo. At kasi ang ginagawa ng ibang mga Pilipino, hindi lang yung Pilipino guys, para mabilis makapasok sa isang country ay ang student visa. So ngayon, sa darating na 2025, pag napumasa ang proposal, hindi na kayo pwede mag-part-time job. Yun nga doon sa mga foreign student visa dito sa Pulan. So awareness, mag-ipon na kayo ng konti, mahirap na, baka ma-implement to. So may option tayo guys na lumipat ng ibang country kung talagang hindi na kayo pwede magtrabaho dito. Malawak ang sakop ng Schengen guys na pwede natin puntahan. Gayun din sa may mga mandate contract na hindi kayo kayang i-absorb ng company nyo. Guys, awareness, mag-ipon-ipon din tayo. Kasi malay nyo, hindi na tayo ma-aprubahan ng pag nagpumasok yung proposal ng Labor of Ministry na makakagrant lang ng TRC ay ang may mga hawak ng employment contract ng UMOBA o PRASE. Pag mandate contract, yun ang tinatawag nila ang UMOBA Lechenye. Hindi ko alam ang tamang pronunciation, ganun ko siya basahin. Pasensya na sa nakakaalam. So, guys, kunting kaalaman lang din na yun nga, kung napanood yung last vlog ko, nandun lahat ng kompletong explanation. Pero yun guys, is proposal pa lang. So, mas maganda lang preparado tayo na kung sakali mang hindi tayo kayang bigyan ng ating employer ng employment contract, so may choice tayong lumipad ng ibang single country. Hindi lang dito mayroon tayo.
So doon tayo sa mga nagli-legalize, sa tulad sa FB ngayon, na i-tackle na yan ng isang vlogger doon na 2 years lang, pwede ka na mag-apply ng citizenship, ay permanent resident pala, sorry. So napakadali lang ng Spanish language. So guys, hanggang sa muli, ito nga pala si Arjen Martinez, ang nagsasabi ng if you want to be a successful living, a simple life is a gift.